tatak yung makina, motor control na non-operational. Buksan natin. Naka-oplat. Meron din dalawang spare. Oh, as you can see, naka-off din to ang breaker, main at control breaker, main at control breaker naka-off. Oops, ayun o, wala ang breaker para sa motor 1 at wala ang contactor, wala ang contactor sa motor 1. Ang gagawin natin ay number 1. Ito troubleshoot kung okay pa ito. O papalitan na rin ang bago. Dalawang breaker. At since na meron tayong spare. As you can see here, walang connection. And meron din dito na spare sila, ay ililipat natin ang isa dito papunta dito. At since na of course mababa ang thermal overload relay na ito, as you can see ay 4.2 maximum, hindi natin magagamit para sa mga motor natin. Na ito ang motor natin. Teko. Torque power lang. As you can see, torque power nasa typical na 60 Hz naman tayo at 220 volt. At obviously ay kailangan din ng PM ito. Iikot natin manually. Naiikot naman. Naiikot. At ito yung isang motor natin na Teco 2 horse power din. Manual natin. Oh! Ang tigas. Nako, kaya pala hindi rin ito ano, nagtitrip. Well, siguro gagawa tayo ng content para sa pag-repair nito. Ang nag-copas din ang trip of thermal overload relay ay mga mechanical nito, bearings and so forth. Hindi naman patid ang ano, ang belt. Obviously, pag ganyan eh, mag-overload at magkukos ng tripping na thermal overload relay. Balik tayo dito mga paps. Gumagamit rin siya ng timer, mga 1 hour timer para sa transition. Pero ito ay dalawang timer. Also, mapapansin din natin na
napakaraming well na in, na walang tagging, hindi naglagay ng mga tagging. At sa troubleshooter ay alamin, o although alam naman natin na yan, since na tayo ay nasa ka-basic tunnel, all things are basic, ang mindset natin ay start to zero para sa inyong mga ka-basic. At also, possibly, gagawa rin tayo ng ladder diagram ng kabuuan nito. As you can see here, walang kahit na anumang ladder diagram na inilalagay mostly sa mga makina ay walang inilalagay na kahit na anong ladder dahil siguro ay napaka basic lang ng electricals nito at paikot-ikot lang. Anyway, let's get it on. Let's troubleshoot it. Dito lamang sa Kabisik channel, like and subscribe to our channel. At ito na mga paps. Ginawa natin ay pinalitan na natin ng bagong breaker. At since na ang contactor ay pinalitan na natin dito. Ito dalawa ay spare. At also lagyan na natin ng bagong thermal overload relay at ito yung tabak. Ito, bagong-bago. As compared dito sa mga luma na ito. At okay mga ka-basic, update lang. Pinalitan na natin itong dalawang breaker. Bago na ito, itong dalawa. At yung contactor na ito, since na missing, inilipat natin dito para magamit. At nilagyan na rin natin siya ng OCP. Sobrang baba, 4.2 lang ito. Ito ay 7 to 11 amp na nakaset sa makina na ito na 9 amps. At update na tinanggal na rin natin itong contactor na ito para ilagay naman dito sa motor 2. Dahil sa ito ay defective. Failed na ang energize niya. Yung mismong winding nito, wala na. Ano. As you can see, resistance tayo. Shoot the long prongs. Okay. Dapat eh may palo to. Dapat na pumalo. Palo. Oh, wala. As compared dito sa old contactor natin, energized coil resistance, yun no? Okay ito. As you can see. Okay. Okay, palitan na natin to.
Let's get it on. As always, naka-set ang mga breaker for safety. Ito yung normally close at ito yung normally open. Ito yung run indicator para sa ilaw. Run indicator para sa lighting at ito yung off indicator since ito ay normally closed. Mukhang ito ay no stress. Gawin natin ang paraan kung paano siya tatanggal dito. Putulin na natin mapa para madali. Itong thermal overload relay, later on ipapalitan na natin ngayon ito. For the meantime ay step by step ito yung nasunog, oh. Sunog to. At kaya posibleng sunog na rin yung contact nito. Ito yung supply para sa mga ilaw. At ito yung para sa mga ilaw. Yung 3-phase pa motor. Ito yung supply pa motor. From breaker pa contactor to thermal overload relay to protect the motor at pa motor. Also, sa pagtanggal ng mga ganitong motor control, familiarization din ng kailangan mga paps at presence of mind at hindi mawawala ang ating testing device. Kalawang ng mga paps. Puro kalawang. At tanggalin natin ito sa pamamagitan ng flat screw. At ito ay clip type lang na contactor. Ito. Ang model nito ay SC05. Lip type po. Pwede sa frame isabit. Tulad ng mga contact ng mga breaker. Ito may lock-in mechanism siya. Bumabalik nga lang. Okay.
Lastly, mga paps, i-replace na natin itong thermal overload relay. Okay ang test sa load nito, contact, pero ito ang kakaiba at ito ay pinagmumulan din ng pagkasunog or histories yan ang masusunog na. Okay, palitan na natin. Let's get it on. Kalasin na natin para palitan. Control. At trip up indication na lightings. Para mapatapon na tips. Light screw flat. Motor UVW. Na-i-test na rin natin ito, mga paps, kung grounded ang chassis at yung UVW yun niya na din niya ay okay naman. Ito yung old. Sira na ito, considered, dahil nga puro kalabang. At ito na yung bago. 7 to 11 amps. I-set sa somewhere sa 7 to 9 amps. Note na 2 horsepower ito. Sa ibang makina ay 3 horsepower. Kabit na itong motor. As you can see, ito ay magkakasunod to. At check na rin natin uli ang orientation ng likod para sigurado tayo. Anyway, meron naman na orientation arrow at yun ang purpose nun para makita kung balikad o okay ang ikot ng kahit na anong grip is na motor. At also ito ay napalitan na ng dead yung contact, kaya pinalitan natin as per sa resistance test ay palitin na.
Well, doon sa pagkasunog ng winding nito na mismong contactor ay new history ito na sa modern na SC05. Posibleng nag-rattling ito or nag-110 na hanggang sa bumitaw na dahil sa loose connection or dito na rin sa control breaker o saan man. Note na hindi ito dull, posibleng itong selector switch ay bumibitaw. Iko-confirm natin yan mamaya. Ang design na yung nga pala na ito ay hindi siya dual type. Dahil instead na may button siya dito, inirekta papuntang thermal overload relay. Sa manual mga parts, ang pinutukoy ko hindi sa automatic. Papunta dito sa energized coil ng mismong contactor. At itong dalawa na ito, normally closed at normally open ay indicator lang, lighting indicator. Napalitan na natin itong thermal overload relay para test na tayo. Sindi na natin itong breaker. Test. Auto. Tumatakbo. Turn on breaker. Naka-off pa yung breaker 1 at breaker 2. Simulation test sa automatic auto mode. Tumatakbo ang motor 2. I-simulate natin ang automatic. 1 2. Siyempre dapat naka auto din yung isa. Yun. Again, 1, 2. Ayun, nag-transition na. 1, 2. 1, 2. May transition na siya. So, turn up. Ganito ang pag-ano ng nag-trip na breaker. Dito, i-off muna natin sa automatic para hindi mabigla. Then turn on to automatic. May ikot na at yung orientation na yun.